At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Pakikipagsapalaran ni Pedro dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Tutol ang lola ni Pedro na mahikayat ng mga engkanto dahil ayaw niya na magaya siya sa kanyang ama na bigla na lang nawala. Di man lang nakita ang katawan ni Juan at gayon, nasa panganib ang palasyo ng mga engkanto. Gusto nilang tulungan sila ni Pedro dahil siya ang tinakda na magliligtas sa kaharian ng Floresca. At maswerte naman, napunta siya sa kaharian ng mga engkanto. Sino ka? Nasa langit ba ako? Mga engkanto, inahabol nila ako kanina. Bakit? Sinaktan ka ba nila? Hindi sila nananakit. Mababait sila. Kilala mo sila? Oo. At kasama ko sila. Niloloko niyo naman ako? Hindi. Oo nga pala. Nandito ka sa kaharian ng mga mabubuting engkanto. Mga humabol sa akin nakakatakot. Parang di gagawa ng mabuti. Yun ba ang basihan mo? Sa pagiging masama at mabuti ang itsura? Hindi naman sa ganun. Nabigla lang ako. Alam mo, hindi porkit pangit ang isang nilalang, ipangit na ang kanyang pagkatao. Sa bagay, tama ka dun. Alam nyo kasi, dun sa amin, madaming magaganda. Kaya lang, masama ng ugali nila. Sana, mapatawad ako ng mga nakasalubong ko kanina. Dapat, sa kanila mo yan sabihin. Alam ba niya na andito siya sa palasyo? Alam mo bang napagkamalan niya ako na isang diwata? Huwag kang mag-alala, mahal na Reyna. Itatama natin yan sa pagbisig niya. Huwag na. Hindi na kailangan. Paninindigan ko na isa akong lambana o karaniwang diwata sa pagkakaalam niya. Magmula ngayon, paggising ni Pedro, wala mo nang tatawag sa akin na reyna. Hindi dapat niya malaman na ako ang reyna ng Floresca. Dapat ang isipin niya na isa lamang ako sa lambana. Bakit po, mahal na reyna, Iyas? Bakit po? Dahil inaakala niya na isa ako sa mga ordinaryong lambana. Kaya agad siyang nagtiwala sa akin. Kailangan ko ang tiwala niya para mas lalong magtiwala siya sa akin. At sino naman ang magkukunwaring reyna? Si Marikit. Siya ang magkukunwaring reyna. Mula ngayon at hanggang magtatagumpay si Pedro sa misyon niya, tatawagin niyo siyang Reyna Marikit. Reyna Marikit? Opo, sige, mahal na reyna.
Anong nangyari? Huwag mong sabihin na lumiit ako. Hmm? Ikaw naman. Di ka lumiit. Kasi, dito sa aming kaharian, mga normal size kami. Tapos, pag pumunta kami sa mundo ninyo, syempre, kami ang pipili kung malaki o maliit ang aming magiging size. Bakit? Natural sa amin yun. Cute mo, no? Ang pogi mo pa. Nandito na ang Reyna, Marikit. Oh, kayo ang Reyna? Parang kamukha niyong lambana na kasakasama ni Mariko. Huwag mong ikumpara ang Reyna sa isang lambana. Pasensya na po. Maliliit kasi ang mga lambana. Baka po naduling lang ako. Tao lang kasi ako eh. Tignan namin at gagawan natin ng paraan para mailigtas ang tatay mo. Yun po sanang gusto kong sabihin. Gusto ko na sanang umurong. Baka ho pwedeng uuwi na lang po ako. Bakit? Hahayaan mo na lang ba na ang tatay mo ay mapatay siya ng mga masasamang inkanto dahil naduduwag ka? Eh, anong gagawa ko? Sabi niyo sa akin, kinakailangan ko ang mutya at magiging superman ako. Yan nangyari ba? Mabilis ako? Nakakalibad ba ako? Malakas ba ako? Pero hindi. Ang nagawa lang ng mutya ay makita kayo. Kapangyarihan ba yun? Hindi basta-basta makukuha ang mga bagay na gusto mo. Oo, magkakaroon ka ng kapangyarihan. Pero hindi sa madalian. Kailangan makuha mo ang 7 talulot ng isang mutya. Oo, Pedro. At mapupunta sa may-ari ng mutya ang 7 kapangyarihan. 7 kapangyarihan? Tsaka kung ipapaliwarag sa iyo, kailangan na mailuwa ang mutya bago may kabit ang 7 talulot ng hari. Anang, inumaw yun! Luwa yun! Yan ang 7 kinakabitan ang 7 talulot, ang hiyas ng mutya, para masimulan mo na ang pagligtas kay Juan na iyong ama. Eh, tanong ko lang po, Hari, bakit ganun na lang pag-aalala ninyo para mailigtas ang tatay ko? Dahil kaibigan namin ang tatay mo. Dahil sa paggagamot niya sa mga may sakit, ay nakakagawa siya ng mabuti sa amin. Pagmasdan mo ang paligid, Pedro. Dalawang kulay na lang ang natitira dahil nawala na ang iba at nais ng mga masasamang engkanto na agawin ang kaharian ng Floresca sa pamamagitan ng pagtanggal ng kulay. Si Juan lang ang makakapigil ito, kaya kailangan na mabawi natin siya sa mga narakip noon. Pero bakit ako? Bakit di kayang magligtas sa tatay ko? Total, kaibigan niya naman siya, di ba? Tsaka makapangyarihan kayo. Ang makakatalo lang sa mga darakip noon ay mga kadugubo. Lalo na ang anak ng dinukot sa mutya. Para mawala ang linglangan mo, Pedro, panoorin mo kung paano dinukot si Juan ng iyong ama. Anong ginagawa ng mga darakip nun dito? Sinusundo ka? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na hindi ako interesado sa iaalok ninyo? May pamilya ako. Isama mo ang pamilya mo. Hindi.
Pasensya na. Huling pakiusap. At pag-uusapan natin ito, Juan. Huling pakiusap ko din sa inyo. Kung magkakamali kayo, tatablahin ko rin kayo. Yan ba? Ay! Tay! Pedro! Huwag niyong idamay ang anak ko. Huwag! Ngayon, sasama sa amin o hindi? Kung hindi, may masamang mangyayari sa anak mo! Nahihibang na ba kayo? 7 taon na nawawala ang aking ama at wala akong natatandaan ng ganyang pangyayari. Manood ka muna bago ka magsalita at magpasya. Antayin mo ang susunod na mangyayari. Huwag ninyong sasaktan ang aking anak. Kapag hindi ka sumama sa amin, hindi mo na makikita ang iyong anak. O ano? Mamili ka! Anak mo o ikaw? Sige. Susuko na ako sa inyo. Sasama na ako sa inyo. Tay! Huwag mong iwan, Tay! Tay! Anak! Pedro! Anak! Nasa kamay mo ang kaligtasan ng tatay mo. Papatayin ang iyong ama. Malapit nang matapos ang taon. Ilang buwan na lang. Kaya kailangan mong kumilos. Nanggaling ba dito ang tatay ko? Oo. Dito siya nanggaling? Anong ginagawa niya dito? Sa Flores, kanya kinukuha ang gamot na ginagamit niya. At bilang kaibigan, tinutulungan namin siya. Hinayaan namin siya. Aking mahal, ako'y nalulumbay. Narinig niyo ba ang kanta na yun? Pamilyar sa akin ang kantang yun. Laging kinakanta sa akin yan ng aking ama nang bata pa ako. Sino yung kumakanta? At bakit alam niya ang kanta ng aking ama? Isa sa mga engkantada dito at kaibigan siya ng tatay mo. Kaya niya alam. Pwede ko ba siyang makilala? Siya si Liway. Siya yung kumakanta. Pedro, maaari ko ba siyang mayakap? Sige. Bakit kayo umiiyak? Sa tuwa. Naiiyak ako sa tuwa. Natutuwa ako na ililigtas mo ang tatay mo. Pati na ang buong Floresca. Mabait kang bata. Salamat po. Bakit po siya nakakulong? Nagkamali siya sa isa sa mga piging dito. At maraming nagkasakit. Isang hindi sinasadyang pagkakamali. Ikinalulungkot ko rin yun. Mabait po siya. Kaya pwede po siyang palayain. Pwede. Mahal na hari. Maaari na siyang palayain. Oh, maraming salamat po. Maraming salamat, Pedro. Wala pong anuman.
Alam nyo, nung yakapin ako kanina ni Bukang Liwayway, parang ibang nararamdaman ko. Parang ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. Yun bang di ko maipaliwanag? Mabait lang talaga si Liway. Nagkamali lang siya nang hindi sinasadya. Kaya naparusahan. Pero bilib din ako sa iyo. Ang lakas mo sa rina ninyo. Hindi naman. Ang bait niyo naman. Napansin ko yung tingin niyo kay Rina Marikit at ang hari. Yun ba? Mabait talaga yun. Pati ang hari, mabait siya. Kahit siguro lahat dito, mabait talaga sa'yo. Tumayo ka, Pedro. Ngayon natin masasaksihan ang kwintas na may pitong talulot at kulay. Violet na kulay ay nagbibigay sa iyo ng matinding tibay at tatag. Ang pula ay di maipapaliwanag na lakas ang kapangyarihan ng kulay na pula. At ang dilaw naman ay nagbibigay sa iyo ng walang sukat na bilis. Ang berde, magbibigay naman sa iyo ng kakaibang liksi. Liksing mas mabilis pa sa isang pusa. At ang bughaw naman, magbibigay sa iyo ng katalinuhan at kakaibang isip at lakas ang pakiramdam na kahit di mo makita ay mararamdaman mo. Wow, okay naman pala. Pwede bang matisting tong isa sa mga nakakabit na kulay at talulot ng pintas? Hindi pwede. Binsan mo lang gagamitin yan. Isang beses lang kung kinakailangan. Kaya tipirin mo ang kapangyarihan ng mutya. Pero parang may kulang itong kulay na ito. Para saan to? Kakaibang kulay ito. Iyan ay sa pagkanta. Ang iyong tinig sa pagkanta. Hindi ko nga alam ang kumantay. Huwag mong tawanan ang kapangyarihan ng kwintas na yan. Dahil hindi basta-basta ang kapangyarihan ng mga talulot at kulay na nandyan na nakakabit sa kwintas na yan. Nagbibiro naman kayo. Ang boses ang kapangyarihan niya ay kakaibang kulay. Sige na nga. Sorry. Di ko alam. Kala ko biro lang. Sige, okay na ako dun. Nako, mahigit ng dalawang buwan na nawawala si Pedro. Ang apo ko, ano na kaya ang nangyari sa kanya? Bakit bigla siyang nawala? Pati mga pulis na naghahanap sa kanya, hindi makita. Hindi makita ang aking apo. Huwag kang mawala ng pag-asa, Greg. Uuwi din ang ating apo. Mabait na bata si Pedro. Nasaan ang aking apo, Peryong? Nasaan ang aking apo? Nasaan ang aking apo? Nasaan? Saan kaya napadpad si Pedro? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Pakikipagsapalaran ni Pedro dito sa ating dulang.
mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.